Dami oh. Gasay muna natin to bago natin ibigay sa kanila. Favorite na favorite nila to mga ka-farmers oh. Dito tayo sa ating breeding house, ating heritage chicken. So, i-update muna natin sila mga ka-farmers kung ano kasi lang ngayon eh. Time na nangingitlog sila. Kasi 9 to 11 time nila na nangingitlog. So, dandahan lang tayo mga ka-farmers kasi madidisturb sila. Tingnan lang natin kung may mga inahin ba tayo na nangingitlog. Hala, pasok tayo. Dandahan lang tayo mga ka-farmers. Ito sila ngayon mga ka-farmers. Oh. Parang mayroon nangingitlog ka-farmers kasi oh, hindi sila marami. At saka tingnan mo sila yung, tingnan natin yung mga inahin. At saka yung mga rooster. Parang tahimik sila. Parang tahimik sila, hindi sila masyadong maingay. Kasi pag maingay sila mga ka-farmers, madidisturb yung mga kasama nilang ng mga manok na nangingitlog. Ito isa to sa mga sign na may mga kasama silang nangingitlog. Paano masabi? Kaya tingnan natin yung bird nest nila. This morning, dapat dandahan lang yung boses natin kasi baka may nangingitlog. Tingnan natin yung mga bird nest nila mga ka-farmers kung may chicken bang nangingitlog. Tingnan natin dito. Meron mga ka-farmers. Tingnan mo. Yan. Isa nangingitlog. Tingnan natin sa pangalawa. Wala. Dito sa kabila. Uy, may itlog ka-farmers. Dito sa kabila meron isa. So, dalawa yung nangingitlog. Ito bago pa lang ito mga ka-farmers. Bago pa lang ito. Kasi kahapon, kinuha natin yung mga, hinarvest natin yung mga itlog nila. Hindi tayo nagtira kasi, ano kasi, maraming dumi pag kinabukasan na. So, dalawa sila nanging itlog ka-farmers. Siguro tatlo. Kanina, umalis. Ito yung isa bago pa lang ito. Kaya pala, tahimik na tahimik sila mga ka-farmers kasi may nangingitlog. Okay. Alis na tayo mga ka-farmers. Dandahan lang tayo para hindi sila ma-disturb kasi pa, dalawa sila ngayon. So, for today's vlog mga ka-farmers, mamaya, papakainin natin sila ng pizza. A few moments later. Dami oh. Gasay muna natin to bago natin ibigay sa kanila. Favorite na favorite nila to mga ka-farmers oh. Moments later. Okay mga ka-farmers, ipakain na natin yung pichay. So, tingnan natin. Yan mga ka-farmers. Yan.
favorite kasi nila yan, mga ka-farmers. Kasi iba hindi pa kumakain. Mamaya, balikan natin mamaya kung maubos ba nila lahat yan. 1 hour later. Okay mga ka-farmers, back to our channel. So, i-update natin yung mga binigay natin ng mga pichay na pinapakain natin ng ating mga heritage. Kung naubos ba nila. Marami yun mga ka-farmers. Tingnan natin. Dito tayo sa ating breeding house. Ubus lahat mga ka-farmers. Ubus lahat. Tingnan natin. Yung mga ubus lahat talaga. Yun, walang natira. Walang natira mga ka-farmers. Ano kayang kinakain yun? Ubus lahat yung mga binigay natin na mga alternative na pagkain ng ating mga manok. So minsan mga ka-farmers, makatipid tayo pag may mga gulay tayo, lalong-lalo na pag may tanim tayo na Madre de Agua o kaya may asula po tayo. So makakatipid tayo sa mga pakain mga ka-farmers. Tulad ng pichay, ng mga gulay, so, pwedeng-pwede pang alternative. Kasi mahal yung mga commercial feeds ngayon ka mga ka-farmers. Lalo-lalo na sa pang-breeders na mga pakain. So, ngayon mga ka-farmers, i-update natin yung kanilang bird nest. Kasi kanina, nakita natin na may nangingitlog. Isa lang yung nakita natin mga ka-farmers na itlog. So tingnan natin kung ilan ang nalagdag doon sa ating bird nest. Halika, pasok tayo. Wow. Wow, ang sisigla nila mga ka-farmers. Naka-snack kasi ng ng mga pichay. Bawat isa mga mahigit 1 kilo na yan mga ka-farmers. Lalo-lalo na to. Malaki yan, mga almost 2 kilo na yung rooster natin. Ito yung bird natin. Ang laki mga ka-farmers. Ano kaya ito? Ano yung kinakain nila? Parang ano ito ah? Baon na niya? Bakit mayroon dyan? So, i-update natin yung mga bird nest nila. Kasi kanina, isa lang yung nakita natin. Dalawa yung nangingitlog. Kaninang 11 p.m. So ngayon, almost lampas na 3 o'clock mga ka-farmers. Tingnan natin yung mga bird nest nila. Dito tayo sa pinaka-favorite nila na bird nest. Kung ilan lahat ang itlog. 4 mga ka-farmers. 4 na itlog yung bird nest nila. So, wow. May balahibo pa mga farmers oh. May dumikit pa na balahibo. Ito, ang kinis oh. Bago pa lang talaga oh. Kukunin to natin mamaya kasi pagbukas na kukunin natin minsan kasi mga ka-farmers pag tuwing gabi dito sila na natutulog dito sa taas minsan sa taas kaya dito sila tutungtong sa lagayan ng bird nest nila kaya yung ipot nila nasa loob
So, tingnan mo mga ka-farmers pag bagong itlog na hindi na iputan. Ang kinis. Kinis. So, apat na piraso. Dito sa kabila, wala. Bakit kaya? Noong nakarang araw, wala rin. Ngayon, mga ka-farmers, wala. So, ito lang kasi yung pinaka-favorite nila. Dito sila nangingitlog. So, tingnan natin yung pangatlo. Ayun, may dalawa. Bago pa, oh. Bago pa, mga ka-farmers. Bago. Ito bagong bago. So, mamayang hapon, bago tayo magpapakain, i-harvest na natin. Uy, sa kabila, meron din dalawa. Meron din dalawa, mga ka-farmers. Ang kikinis, oh. Kinis talaga, ka-farmers. Walang ipot. Walang dumi. Wala tayong lilinisin, mga ka-farmers. Is dalawa, apat, dito apat. So, walo yung nangingitlog, mga ka-farmers. So, ibig sabihin, mga ka-farmers, may nadagdag na isang inahin na nangingitlog. Kasi, ano to eh? Apat, walo lahat, mga ka-farmers. Walo lahat yung nangingitlog. Kaya, may isang nadagdag dito na inahin. Saan kaya dito? Kasi pito lang yung nangingitlog. Yung iba, hindi kasi sila pareho yung ano, yung buwan nila. Yung iba, 6 months. Yung iba, 5 months. So, ibig sabihin, may nadagdag na isa. Baka ito. Laki ka pa mas eh. Barred chicken. Barred Plymouth Rock. So, okay mga ka-farmers. Hanggang dito lang ang ating video. So, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell at mag-like and share sa ating video bilang suporta ng ating channel. Maraming salamat mga ka-farmers. Goodbye! Thank you.